Yun, hi. Good afternoon po. So, basically, paano tayo maggagawa ng QR code using your website? So, punta lang po tayo dito sa my funnels. Tapos kunin nyo lahat ito. Open nyo lahat siya. Yung mga website about IM3, benefit, long term, kasi in mutual fund, IM firm, tsaka Kaiser firm. So, ito yung website. Tab nyo yan. Tapos punta kayo dito sa QR generator. Tapos, yun po ito. Add new QR. Then, paste po natin dito yung URL, yung website, tapos yung title. So, yung bahalang maglalagay ng title mo dyan. Tapos, after nun, click natin to. Submit na button. Same steps. So, kunin natin itong top benefit. Saka ulit dito, scroll down. Click mo itong add new QR code. Tapos, lagay mo dyan. And submit. Next, Kaiser benefit. So, punta ka ulit doon sa QR generator. Then, submit. Yan. Yan. So, Kaiser benefit. Yan na siya. Ito na mo sa 18. Add new QR code. Submit. Then mutual funds. MG firm. That's Kaiser firm. Yan. So, nakakreate na po tayo ng mga QR. Ngayon, halimbawa, gusto mong tignan yung specific na QR. Kunyari, type mo dyan, mutual fund. Dito ka lang po mag-search. Mutual fund, tapos click mo to download QR. Tapos, if ever na meron kang poster na nakita o picture na nakita na maganda, hanap tayo ng sample. So, mag-open ka ng Paint sa laptop. Ayan, Paint. Tapos, kunyari, ito. Jollibee na to. Store mo. So, lalagay mo yung QR dito. Ayan, papalitan mo yan. Ganyan mo lang siya. Right-click, copy image. Punta dito sa Paint. Paste mo siya dyan. Tapos, ilagay mo siya. Yan. Tapos, pwede nyo na siyang i-post ngayon. Save nyo muna to. File, save. So, ilagay mo na lang siguro sa picture. Jollibee. Yan. Tapos, i-post nyo na po sa Facebook. So, ganun lang po siya. Okay, sa pag-create ng mga QR, tapos pag-insert ng picture with QR. Yan. Ngayon, pag email blast naman, pag i-schedule later on, no, may mga bagong benefits, etc. So, ang alternative na gagawin is click po natin to, email blast. Yan, so dito sa create new campaign, pwede nyo po i-click muna to, all campaign. Tapos ito yung mga existing before na nasend nyo na dati. So, pwede nyo siya i-duplicate. Then, change nyo lang po yung
subject tsaka yung content body. Si iwan, eto, change nyo lang to, subject, then dito, sa body. Basta po pag iwan nyo na lang to, pag naglagay kayo, always make sure to insert this one, name, callback, itutok mo ng ganyan, ma-highlight siya, right click, copy. Kasi ilagay nyo sa pinakaunahan. Ito. Kasi ito yung tawag nito para hindi sent to many. Kunyari, nandyan ka na subscriber. Hello, Mayan. Hello. Hello, Dan. Kung ano man yung nilagay mong full name niya doon. So, yung matatanggap niya. Same with this one. Kunyari, Maria Ana Antonia Urbano. Pwede ka nang bumili once na na-receive nila yon. So, ganun po siya. Okay? So, dito kayo mag-schedule if ever na may mga bagong updates, benefits sa IMG. Then, ang gagawin ko ngayon, maglalagay ako ng 1 month na auto-responder. So, gagawin ko is click ko to, view all list. Yan. Tapos, ilalagay ko siya sa IMG list dito. Click mo siya, tapos click natin to, autoresponders. Then, click natin to, recruitment. Ayan. So, naglagay tayo 2 days, then click natin to, add new email to this autoresponder. Ito, papalitan natin ito. Naka-default po siya kasi na immediately. So, piliin mo yung days. Then, maglagay ka dito. Manual in 2 days. So, siguro after 4 days. Yan. Then, pili ako dito. Ito kay Alan mo eh. Yung kay Doc Jaime, pwede nyo rin po siyang iset up soon, no? Ito yung lalagay ko kay Alan. So, pili tayo dito. Ayan. Hanap tayo ng ito na lang siguro. Or ito na lang, success story for now. Copy, then paste ko sa dito. Tapos yung subject, ito yun. Then sabi ko kanina, kunin mo to, yung fallback. Itutok mo siya dyan, right? Take copy. Then lagay mo siya dito, lagyan mo na lang ang comma. Always make sure na click natin to save. Save muna tayo. Yan. Tanggalin ko na lang ito. Tapos, ilagay ko na lang yung itong from name ito sa pinakababa. And save muna ulit ako. Register now. Ito, yung website nyo na lang lalagay natin. Ito nang may funnel. Tapos ito. Tuk mo siya dyan, right click, copy link address. Tapos dito, lalagay. Tapos ito, pindutin ko to bold font para ma-emphasize. Then itong chain. Ito. And paste yung URL. Okay. Save. Ngayon, kung gusto mo siya i-preview, paano yung pag natanggap nila ito. Yan. Lang. Ito yung i-click natin.
Tapos yung link na nilagay natin kanina, click natin to. Working pa siya. Working naman siya so far. So scroll down. Tapos click natin to. Save autoresponder email. Yan. Naka-default po siya na enabled. Aka no. So after a day or two, click nyo po itong yes. Yung yes na ito, para mag-same siya ng ganito. Para masasend siya. Okay, so ganun po yung alternative for that. Yan. Then, mag-add ulit tayo. Click ulit natin to. Add a new email to this autoresponder. 4 days. So, or after 3 days, 7. Kamo na lang. 1 days. Then, kuha ulit tayo dito sa autoresponder dito. Hanap tayo ng iba. Ito. Copy. Then dito. Kunin ko itong from name. Lagay sa pinakadulo. Tapos ito yun. Subject niya. Sinang na yun natin. Just click mo itong save. Yan. Then, tanggalin ko na lang ito yung petsa sa oras since pre-recorded siya. Or nasa website niyo po. Highlight mo to. Highlight niya. Tapos, highlight ito yung bold font ito. Click mo siya or control B, control boy sa keyboard. Save. Tapos kunin natin to. Copy link address. Then link. Ganun ulit. Click natin tong save autoresponder email. Yan. 7. So, pwede alternatively is kada 3 days ka magsisend. Days, 10 days. Yan, ganoon lang po siya. If may mga question kayo, let me know para ma-assist ko. For this case, highlight. Bali na natin. Siya na yan. Itong name fallback natin. Lagay sa pinakaan. See. Then, kunin ko yung website. Ito. Copy link address. Tapos, insert natin siya. Click here. And, tapos, save autoresponder. Then, 30 days. Baka ulit dito. See. Let me so emphasize. Yan. See, responder.
ito naman from in. So, pwede insert mo rin yung mouse 18 na link for this one. Ano na siya? Exclusive sa solution or product na mouse 18. Kukunin mo yung mouse 18 na affiliate link mo. Ito. Copy mo siya. Tapos pag nag-insert pala tayo ng picture, ito mo siya emphasize. So, click natin to. Pag nag-insert ka ng picture, ito. Yan. Ito siya. Yan. Siya. Tapos, next is click mo itong upload. Then, file. Saan mo kasi yung picture na insert mo? Hanap tayo. Kanyari, ito yung insert ko. So, open mo lang. Then, after no, click send it to the server na button. Antayin nyo lang ma-upload siya. Papakita yung image dito. Ah, okay na siya. And then click OK. Kung medyo malaki, gagawin mo, pwede mo i-edit ito nyo 750. Yan. Okay ka na dyan. Save. Tapos kung gusto mo mag-insert ng link from here, click mo yung picture. Tapos meron tayo, click mo ito, parang chain. And yan. Yung logo na yan. Tapos dito sa URL, and click OK. Save. Tapos, highlight mo to. Tapos, yung size, lakihan mo konti. Nyari, 24. Tapos, ito yung chain. Ink. And, paste mo. Save. Then, preview. Check mo kung working sa picture. Things required. And, good so far, right? And, scroll down. Save autoresponder email. And next is send piece. Kaiser naman ngayon. Save. Please make sure nag-save po tayo. Ngayon, punta tayo ng Kaiser ng benefit. Copy. Yan. Meron itong click here to watch or hindi na to watch. Click here to learn more. Okay, like yan. And that's it. So, mag-insert picture. Gusto insert third file ng kunyar ito open the selected server. Wait lang natin kasi may mga instances na medyo mabagal yan. Okay na siya. Okay. Nag-liatan. 7.
Okay na ako dyan. Insert ako ng link ito, change. Then, save. And preview ko siya. Temperature. Ito. Tutok mo lang siya dyan, right click. Open link in new tab. Okay siya. Tapos, scroll down. Save autoresponder. 20 tas 23. Pilita ulit ng ano dito. Email tas. Itong option na tanggalin na. See. Join us na to, siguro yung IMG benefit na lang about IMG. But, yan. Save autoresponder. Then, yung may high, itong name callback na to. Save. Then kunin ko yung auto program, IMG auto program na link. Or pwede rin, yan, pwede rin yan. Or yung marketplace. Check natin. Considering na magpapa-enter siya ng agent code kami, agent code. Insert mo na lang. MG. So, lecture. And market basically. And auto program sa highlight set. Then save. Preview. Check natin kung working fine. Yeah. Pwede mo rin screenshot to. Screenshot nito. Pwede. Insert ng picture player. Picture. Ito ko siya insert. Sure. Upload choose file. Ito wala. Natin ulit.
Search ko na lang. Ito na. Ito pala. Open. Send it to the server. Yung wait lang natin kasi may instances na mabagal yung server. Siguro 750. Which is ideal naman siya. Save. Tapos save autoresponder email. Then last na. Third. Pwede nyo siyang dagdagan po mamaya. When a benefit join IG. Save auto respond. So ganyan lang po siya pag nag-add po ulit kayo dito. Click nyo lang itong add new autoresponder or add a new email to this autoresponder. Tapos, mag-bespoy dito sa last na day. Pwedeng every 3 days, depende sa alternate na days kung kailan kayo mag-send. Then, make sure na isa-save na siya or click to yung yes na button na to. Hindi dapat naka-yes siya. So, ganun lang po siya.